paano kunin yung top dead center nitong 4S1M na degree wheel. Ganito po siya, pag ito yung pagkalagay. Ganyan po. Makina po ito ng Mio. Ngayon po, ituturo namin sa inyo kung tutorial po kung paano kunin yung top dead center at saka paano kunin yung LSA mamaya ng cam at saka yung duration ng cam. Dito muna tayo sa basic, paano kunin yung top dead center. Usually, kasi dito sa degree wheel at saka sa timing sa magneto, pag nakuha mo na yung tamang timing ng TDC dito sa top ng makina, minsan hindi magkatugma yung sa magneto. Gawa ng isa maluwag yung kunya, nag-iiba na yung form ng magneto, minsan naka-advance tayo, minsan naka-retard tayo, minsan gagamit ka ng magneto na hindi naman talaga dito original yung magneto. So, ito ang pinaka-best way para makuha mo yung top dead center ng makina. Itong use ng 4S1 ng degree wheel. Una, lalagay mo muna na ganyan. Tapos ito, umiikot tong sa gitna. Meron siyang mga Allen wrench dyan na para igpitan mamaya pag nakuha mo na. So, ang unang procedure, tatap mo siya ng visual lang na kunyari top dead center. Tapos titignan mo dito. Tatapat mo sa TDC para hindi na gano'ng kalayo yung hahanapin mo. So, TDC. Ayun po. TDC 0 siya. So, tapos, itong stopper. Tatapat po natin na stopper na ganyan. Para di gumalaw. Babangga yung piston para makapag-compute tayo ng top dead center. Clockwise muna tayo. Yan. Pag tumama na siya, titignan mo kung ilan yung bilang niya dito. Dito is 28. Sa kabila is 26. 26 at saka sa 28 ang gitna po nun. 27. So, ba-minus tayo ng dadagdag pala tayo ng isa. So, 27. Dapat, ang bilang ng clockwise at saka ng counterclockwise is same. So, dito, 27. Dapat sa kabila, 27. Yun siya. Na-adjust tayo, 26. Kailangan same sila. Pag nakuha mo na yung same numbers nila, yan, 27, tapos 27 sa kabila, 27 is 27, ibig sabihin nun, same na sila. So, gagawin natin, ipitin natin itong Allen lens ng degree wheel, pati na gumalaw. Saktong ipit lang para di na gumalaw to. Tapos nanggalin mo yung stopper. Automatic. Pag nagparehas ang bilang nila, sigurado top dead center yan. Zerong zero yan. Zero. Tignan mo dito. Zero yan. Pag dito naka-zero siya dito, kahit tignan mo sa magneto, minsan hindi sila magkatugma. Magkatugma ba? Dito, zero siya. Pero dyan, hindi siya timing, di ba? Ibig sabihin, ang nakikita nyo sa magneto, minsan hindi siya 100% TDC. That's why nga, meron tayong degree wheel na ganito. Sa mga tuning, sa mga perfect timing, mga modifications natin ng makina, kailangan na kailangan to para hindi tayo naghuhula. So, tapos na tayo sa top dead center. Ngayon, ilalagay na yung head. Tapos, kukompute tayo ng cam. Kukunin natin yung timing ng cam. Kukunin natin duration ng cam. Kukunin natin yung overlap ng cam. Lahat, para may record natin yung buong timing ng makina. Kahit na ito ay nakamodify na. Iba na yung lift ng cam, iba na yung head, iba na yung block. May babalik natin sa original na timing yung makina. So, lalagay muna natin yung head. Yan po. Ganyan po pagkalagay ng
Poras 1 degree wheel para sa Mio. Gagawa lang po kayo ng bracket na ganito para magamit yung ganyan. Tsaka bibili kayo ng dial indicator. Ito po, libre na yung mga yan. Wag lang, hindi lang yung indicator, bibili kayo niyan. Tapos pag nakalagay na yung head, lalagay mo muna yung timing, kung saan yung dati niyang timing. Then i-tune up mo na siya kung ano yung sinabing tune up nung gumawa ng cam. Kunyari, MWR cam siya na 6.8, tune up mo na siya ng 008 sa intake, tapos 010 sa exhaust. Tapos ilalagay mo tong mga indicator na katulad nito. Dapat may place sila na ganyan. Tapos may place sila na ganito. And then tatapat mo siya sa zero. Kabila, zero. May play yan. At nakatama yan sa retainer. Sa retainer ng bulb. Yan. And then 00 siya. Tapos naka TDC siya dito. Ang pag-read dito is isang ikot at 1, tapos reading sa degree wheel. Ang pag-read nito para makuha mo yung sentro ng cam ay ganito. Iikot mo siya. Una, exhaust muna tayo. Exhaust, isang ikot. And then read. So 64. Tapos para makuha natin yung center ng cam, i-read naman natin yung exhaust ay ang intake closing. Intake closing. So isang ikot. And then read. Pag ang cam natin ay pareho ang bilang, kunyari 64 sa close intake opening, tapos closing sa intake, same ang bilang. So ang maririd natin doon yung gitna ng cam na racing. So baga kinuha natin yung pinakagitna ng cam. Tapos magno-note tayo. Note tayo ng papel at saka ano, para may read natin yung timing. Yan, ganyan pagkalagay. Gagawa ka ng bracket na ganito kasi di ang kasama. So tapos yung tamang ano ng chain. So magno-note tayo. Nagawa tayong ganito. Opening, closing, saka duration. So intake, exhaust. Ang read natin kanina is 64 sa opening ng exhaust, tapos 64 sa intake, closing. So re-read tayo niyan. Pakatandaan nyo, ang isang ikot ng dial indicator, dun pa lang kayo magre-read. Dahil sa ang ating pagre-read kamukha ng ganito is Japan tayo, Japan at 1 tayo, at 1. At 1 at 1 mm. Ang isang ikot kasi niyan is 1 mm. So dun tayo magre-read sa degree wheel. So pagka kuha natin ng 64 sa opening ng exhaust at saka closing ng intake, i-read natin ngayon ang closing ng exhaust. So kailangan yung pinakuhuli niya hanggang sa magtumigil siya. Oh, tumigil na siya. Tumigil. Tapos babalik natin ng isa at 1.
Then, re-read tayo. Ang reading is 19. So, 19. Yan. And then, sa intake, kukunin natin yung opening. So, nasa zero siya. Tapos, kunin natin yung opening ng intake. Antayin natin, ikot muna natin. Then, ayun, isang ikot lang. Balik natin. Yan. Tapos, yung ikot, isang ikot. Yan. Then, read. 25. So, note na ulit. Intake, opening. 25. Paano kunin yung duration? Ganito po yan. Ang isang degree wheel is 360 millimeter. So, ang division nito 180 to 180 is 360. Kaya bakit 180? Ang isang intake 180, exhaust 180. So, ang pagkuha ng tamang duration is 25 plus 64 plus 180. So, plus 180. Tapos, equals tayo sa duration. So, 25 plus 64 plus 180 is 25 plus 64 plus 180 is 269. Yan ang duration ng intake. So, ang exhaust naman 64 plus 19 plus 180 equals 263. So, 263 ang duration ng exhaust. Paano kunin ang buong total duration? Ipa-plus mo lang itong dalawang to. Ipa-plus mo. 269 plus 263. 532. 532 divided by 2. 532. Divided by 2. 266. Yan. Ito ang total duration ng buong cam. Total duration 266. Yan ang tamang pagkuha ng duration. Ang pagkuha naman ng LSA lobe separation angle is intake exhaust. Ang pagkuha ng LSA ng intake 269 divided by 2. 269 divided by 2. Equals 134. 134.5 minus. Minus. Ito ang pag minus sa intake 25. 109.5 ang LSA ng intake. So ang exhaust naman 263 divided by 2. 231.5 minus 19. Sa exhaust naman ang ma-minus mo is 19. 112.5. So, ito ang LSA ng exhaust. Paano natin makukuha ang total LSA ng makina? Ipa-plus mo to. 109.5 plus 112.5 divided by 2. Divided by 2.
111. So, ito ang kabuuan LSA ng makina. Yan, ang buong LSA ng makina. Ito. Kunyari, binigyan kayo ng cam ng pinagbilihan nyo, kamukha yung mga cams namin na merong sukat. Bumili ka ng cam sa amin, tapos hingin mo sa amin yung tamang degree ng cam. May re-read mo to. At may gagaya mo yung timing na panlaro namin na binigay namin na timing. Kaya nga, napaka-importante itong degree wheel na to dahil gawa ng may bawat buo mo ng makina, pag matulin siya, sa susunod na pagbubuo mo ng makina, may gagaya mo yung timing niya. 99% ng makina na power niya ay may tutulad mo dun sa isang makina. Basta parehong-pareho ang sukat. Sa cam, sa timing, sa compression, sa compression ratio. Kaya sa mga palaro namin, kahit tatlong makina binubuo namin o mas marami, same lang ang takbo. Nasa rider lang minsan talaga yung nagkakaiba. Kaya nga, importante sa amin itong degree wheel na to. Kasi nga, pag nag-read kami ng timing, same lahat ng pagkabuo namin, lalo na pag na-dyno. Isa lang ang timing, isa lang ang sukat, isa lang ang power. Kaya nga, importante itong degree wheel na to. Kaya sana, may natutunan kayo doon sa mga tinuro namin sa susunod. Ituro nyo naman sa iba kung ano yung natutunan nyo sa amin. Alright. Dogworks. Kim. Jesus Tech. MeloWorks. Alright. Ito po yung pagkuha natin ng timing kanina. Para sa mga nahihirapan at hindi marunong mag-calculate, basta alam nyo lang kunin yung opening, closing ng mga bawat dial indicator ng timing ng cam. Tsaka pag-read ng degree wheel. Pwede po tayong gumamit ng application. Sa mukha nito. Ayan po yung pangalan. Camshaft Duration LC-LSA Overlap Calculator Pro. Tapos, punta lang po kayo dito sa camshaft. Then, susulat nyo po yung mga ganyan. Yung intake opening, tapos intake closing 64, yan, tapos exhaust opening 64, tapos exhaust closing 19, yan, tapos pipindutin nyo lang po yung result. Automatic po siya magka-calculate. Yan. Same po siya ng ating calculation para accurate. Same po sila. Ayan po. Same na same sila. Yung tinuro ko po sa iyo is same as the calculator ng CAM Duration LC-LSA Overlap Calculator Pro. Yan, download nyo po yan para hindi na po kayo mag-calculate. Lahat po nandyan na. Sasabihin niya na po. Basta ilagay nyo lang yung intake opening, closing intake, tapos exhaust opening, closing ng exhaust, tapos pindutin nyo lang po yung result, then magka-calculate na siya mag-isa. Ha? Kaya po, accurate po yung tinuro ko sa inyo at sana po may natutunan po kayo. Yan po.